Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat diyan? Di ba nagpupunta kami doon sa ano sa aso. Aso. Nagpupunta kami doon sa farmer dahil nandoon yung ano namin, yung mga luma naming gamit na inaano. Hay, kinagat siyan ng aso. Kaya hindi kami masyadong kinagat yung asawa ko ng aso nila doon kasi wala sila doon yung may-ari. Ako, still camp. Anti-tetanus. Kasi doon sa pagpunta kasi namin doon, wala sila doon. Alam nyo naman yung aso na nakaano lang. Hindi nila tinatalian. Ako sobrang talagang takot na takot ako sa aso dahil nung maliit pa kami, yung pinsan namin na si Ronnie at saka yung pangalawa kasi ako sa pamilya namin, yung pangatlo na namin, yung kapatid kong si Rowena na nandito rin sa Sweden. Sila December 29 si Rowena patas December 28 si Ronnie, yung pinsan namin. Kinagat yun ng tuta nila. Pagkatapos noon kasi, 'di ba pag kinagat ka 25 ang injection araw-araw kailangan i-injectionan. Pagkatapos ayaw na niya magpa-injection kasi masakit daw. Pagkatapos hindi niya tinuloy yung mga injection niya na 25. Pagkatapos namatay siya sa rabies. Dito sa Sweden, sabi nila walang rabies dito. Pero inano pa rin, nagpunta siya sa doon sa hospital, pa-injection siya. Hindi anti-rabies ang ini-injection nila dito, anti-tetanus ang ini-injection nila dito. Kaya yun, ayaw pa nga nitong magpunta doon. Sabi ko sa kanya na pumunta ka talaga doon. Kaya ako sobra talaga akong takot na takot sa mga aso dito. Kasi yung mga Swedish din, nandito kami, papunta kami ng Maxi. Kasi yung mga Swedish din dito, alam mo, pag matakot ka sa aso nila, sila pang galit, nagagalit sila, bakit na natatakot, ganun. Kasi ako, ganyan talaga ako, talagang natatakot talaga ako sa aso, dahil sobrang pobya ko talaga dyan, dahil nga sa pagkamatay ng pinsan namin sa rabies. At yung ito siya, maraming bisis na itong nakagat, isang bisis doon rin sa Pilipina na nakilala namin dito. Pagkatapos yung Pilipina na yung mga sabi nila pag mga may-ari. Mabait yan, hindi yan kumakagat, ganun. Bigla na lang lumapit sa kanya, hindi, kagaya rin ng doon sa summer house namin noon, meron doon farmer, kasi doon yun sa may countryside. Pagkatapos ito siya, pumunta siya doon sa kanila, Binta Barenstund. Pagkatapos yung farmer na yon, ganun rin at saka sa Pilipina, hindi tumahol, basta na lang bigla na lang kinagat siya. Kaya ako talaga, ito siya din natatakot sa akin kasi isang beses yung medyo nakita ko na aso. Tumawid talaga ako, yung dami pa namang sasakyan. Natakot ito kasi sabi niya baka daw akong masagasaan. Kasi ganyan talaga ako pag may nakita ako na aso, malayong malayo pa yan. Umiiba talaga ako ng street na pupuntahan. Kahit ako mapalayo, basta talagang sobra talagang takot sa ako sa aso. Kanina sabi ko na napag-isip-isip ko, kanina yung kinagat siya. Sabi ko, paano kung yung inatak siya, ano kayang gagawin ko noon? Pagkatapos kami lang doon sa sa lugar na yun, walang malalapit na mga bahay doon kasi ganun ang countryside. Ang lalayo ng mga kapitbahay. Ano kayang gagawin ko doon kung inatak siya? Yung aso pa naman yun, na malaki pa naman yun. Kaya natakot talaga ako.
Andi dito kami ngayon sa ano, sa Maxi, kasi ano, yung ipapadala ko na yung ano, yung package ipapadala ko. O sige, bye-bye. Ingat na lang kayo diyan, bye-bye.